Hello guys, so as you can see, dito po tayo sa ating trono kung saan dito natin ginugugol yung natitira nating oras ng pahinga, from work, uwi sa bahay, bago matulog, dito tayo sa upuan na to. So ngayon, dahil atat tayo, hindi tayo nakatiis, tagal ko ng pangarap talaga to. Dati ako lang yung nanonood, lagi ako nanonood nito. Ngayon, mag-unbox tayo. Itong i-unbox natin, sigurado naman magagamit natin. Hindi natin napabayaan na masayang to. So, disclaimer lang, hindi to sponsor. Kaya sarili kong pera to at nalilintikan na nga tayo kay Mrs. Lagi na tayo pinapagalita kung ano na daw binibili natin. Pero magagamit naman natin to para may share ko sa inyo yung video na maayos. Lagi kasi yung video na ginagamit natin, yun nga yun sa cellphone. Naglalag siya, medyo malikot, maingay. So ngayon bumili tayo ng camera para mas ma-improve natin yung ating vlog. And then hindi ko na patagalin, so pakikita ko na sa inyo. Yan, si DJI Osmo Action Camera. Bali, ito binili ko to kanina lang, kaya hindi na ako nag-busy. Bali, na-excite ako, so hindi na ako nakapag-antay. Gusto ko na i-share sa inyo. So ngayon, tayo i-unbox na natin itong DJI Osmo Action Camera. So may mga magtatanong sa akin, Kuya Monde, bakit DJI Osmo Camera yung action camera yung pinili mo? Mas marami namang mas magaganda dyan. So kasi napili ko to, may lima kasi akong dahilan. Una, compact siya. Ang sasabi kong compact, anytime, kahit saan ko pwede kong dalhin. So maliit lang siya, magaang. Tapos maganda yung review niya kasi, maganda yung review niya kumpara sa iba. Ang unang plan talaga is GoPro Hero 9. Ang problema kasi sa GoPro Hero 9, may mga bug issue ata siya. Ito, matagal na itong klase ng camera, year 2019, May pa ata ito unang nilabas, 2019 May. Pero yung review niya maganda pa rin naman. Then, pangalawa, yung price. Yung price niya hindi... Although mahal ko siya nabili dito sa Japan, kasi nasa Japan ako, ganun nga yun. Mas, may mga nakikita kasi ako sa Pilipinas na mas mure. Yun talaga yung pagkakabili ko sa kanya. Pangatlo, dual screen siya. So kung gusto mo mag-vlog, makikita mo yung sarili mo, hindi ka mangangapa kung kailangan mong tumingin dito, tumingin doon, kung nakatutok pa ba yung camera sa'yo o hindi. So, kita mo yung sarili mo para may adjust mo yung camera mo sa'yo. Pang-apat, pauwi na ako. Dahil pauwi na ako, kailangan ko siya. So, siyempre, mag-iipon tayo ng memories na nandito sa Japan. Hindi natin alam kung makabalik pa tayo. Iipon din tayo ng mga... Pagdating naman kasi sa Pilipinas, magagamit ko rin naman to. Mahilig kasi ako mag-motor. Yun nga, mahilig ako mag-motor. Kailangan to sa pag-motor ngayon. Lalo na madelikado ngayon sa Pilipinas sa mga nakikita ko ngayon sa social media. Then, panlima. Yun nga, pwede ko siyang magamit sa motovlogging. Gusto ko talaga mag-vlog dati pa. Then, for safety issues na rin, syempre, sa Pilipinas, may experience ako na pauwi ko lang sa Pilipinas, 1 week lang ako nagdadrive ng motor, 5 times na akong nabangga sa likuran. Experience lang. Yung hindi namang malalang bangga, pero alam nyo yung medyo alanganin na bangga din, syempre. Pero yung year 2016 ata, halos wala akong experience na ngayon. Pagdating ko lang, kasi pagbalik ko sa Pilipinas, ang dami na nagmamotor. 2 years ago. Bali, 2016 kasi ako yung umalis sa Pilipinas. Then, 2019 umuwi ako sa Pilipinas. Yun. So, 5 months lang ako doon. Then, yun nga. Tapos, ito yung mga kailangan nyo malaman. Ano na kagad? Spoiler na tayo kagad. Bago kayo bumili ng DJI Osmo Action Camera. Wala itong memory card. Wala itong memory card. At hindi basta-basta rin yung memory card nito. Medyo may kabigatan din. So ngayon, hindi ko po siya nabilang kasi nga medyo mahal siya. Pero, mabibilan naman natin to. Maghahanap naman tayo sa Amazon. May mga mura naman sa Amazon eh. Kaso yung sa mga legit store kasi dito, medyo mahal siya. Medyo may kabigatan yung presyo niya. Kaya hindi ko muna siya binili. So, yun. So ngayon, start na natin. Buksan na natin to. Na umpisahan natin sa box. So, i-adjust ko lang to. Kasi nga, medyo tignan tayo. Pasensya na, medyo titignan ko rin yung box. Sa box, makikita niya sa box, plain white. Parang box ng
ng iPhone, pero yung malambot na klase ng box ng iPhone, alam niyo yun. Tapos yan, may pangalan, Osmo Action, picture niya, may pawisik ng tubig syempre para malaman na waterproof to, and DJI sa ilalim sa lower part ng box, then sa ilalim ayan, nandiyan na tayong barcode, Osmo Action RH, yan UCP barcode, made in China, pero hindi naman porket made in China, pangit na. Then sa gilid, ayan, www.dji.com, yan sa likod, gilid din DJI, sa ibabaw normal lang. Sa likod na, dandito na yung information ng box. Bali, Osmo Action. Kita nyo ba? Ayan, kita nyo, Osmo Action. Then, kanji-kanji. Hindi tayo marunong bumasa niyan. Dual screen. Ayan, ayan yung talaga yung nagustuhan ko sa kanya. Dual screen kasi siya. Tapos, HDI 4K. Ayan, 4K HDR. Waterproof up to 11 meters. Ayan siya, guys. Tapos, yung rock steady niya. Yung stabilization ata to, yun. Bali, 4K 60 frames per second, yun yan. Nakapag-render siya ng 4K, tapos 8 times 1080p. So, malinaw talaga siya. So, may 1080p. Tapos, in the box, anong laman ng box ito? Ito yung Osmo Action na camera frame. May camera frame na siya, so, hindi nyo na kailangan bumili ng camera frame. Pero, mas maganda rin, bilan nyo na rin kasi mayroon kasi meron na rin camera frame na yung kompleto siya para kit para sa vlogging. Then battery guys, ito yung battery niya. Then yan, USB Type-C. Type-C cable na siya, USB Type-C. Kahit 2019 to, kadalasan kasi micro pa yung mga 2019, 2018 micro, pero ngayon Type-C na siya kagad. Kahit 2019 model to, Type-C na siya. So quick release base. Ayan, quick release base sa ano ata to? Sa battery, kung di ako nagkakamali. Curb adhesive mount. Ah, base. Yung quick release base pala. Ano pala to? Yung siguro yung sa base niya, yung kabitan ng adapter. Yung curb adhesive mount. Ito ata yung kinakabit sa ano. Sa mga helmet guys. Battery case. Yeah, may battery case siya. Then, locking screw. Ayun, yung ginagamit nga sa adapter, yung locking screw. Mahal to. Ay, mahal. Mahalaga to, mahal. Tapos, flat adhesive mount. Ito yun yung flat adhesive yung ginagamit siguro sa mga lamesa, kung gusto mo pwede nila, basta flat. Ito yung DJI Mimo app. Ito ata yung sa Play Store nila. Yan, sa Google Play. Meron din sa download ng Apple Store din. Meron din naman siya. Tapos, works with iMovie and Final Cut Pro X. So, hindi ko rin alam yan. Bahala na kayo dyan. Titignan natin. So, paano? Saan na natin, guys? Yan. So, then, buksan. Ibabaw muna. Siguro ililipat ko na lang ulit. Mas tangit yung lumilingon ako ng lumilingon eh. Yan. Oh, ano itong nasa yun ako? Pogi talaga? Tayo nakatiis, pinuktan na natin. Hindi, sa gilid, may tape siya. May tape siya sa gilid. Kita ba? Wala, hindi nyo na makita eh, kasi nakatago. Wow! Ang ganda niya guys. Fuck niya. So, ano to? Para sa lens. Parang, ito, protector niya sa lens para hindi, siyempre tama nga naman may back, tapos yung lens kasi masyado nang dikit sa back, so kailangan niya ng extra. Oo nga no, madidiinan nga siya, delikado yung lens dito kung sakasakali madiinan. So itali muna natin siya, tignan muna natin muna yung mga accessories niya nakalagay. So wala yung gunting. Hindi ko alam kung narinig niyo ako kasi naka-mic ako. Pero yung mic kasi medyo hindi ko alam kung nangyayari dyan. So, maganda naman niya mauno. Then, sabi muna natin. Yan. Ito naman yung laman niya. Nandito siguro yung mga cable. Yun.
So, meron tayong pang-mount adapter to, ayan yan. Parang ito yung sa adapter na sinasabi. Pang-mount. Ito yung may 3M double adhesive tape. 3M na to, medyo malakas to, maganda to. Maganda to, kaso pag kinabit mo na to, hindi mo na matatanggal. Gusto ko sana ikabit siya sa ano eh, sa helmet sa trabaho. Kaso sayang, hindi ko na matatanggal eh. Matatanggal ko, masisirain ko na. Sayang naman, di ba? So yun na nga guys, ang mount 3M. Ito, ito yung pang flat. Yung quality niya, plastic, okay naman. Yan, okay naman. Narinig nyo pa rin naman ako, di ba? So, plastic yung quality niya. Pagka-plastic niya, hindi yung murahin na parang konting ano mo lang, papuputol ka agad, guys. Hindi siya ganun. Ramdam ko nang kumakapit ka agad yung tape. So, lapag lang natin siya dyan. Then, ito. Ah, user manual. Ba, English, ha? Nabili ko to sa ano? Aba, may ayon, may Japanese, may kanji, may English. So okay lang. Yun naman. Yan, hindi una ko nabuklat yun sa battery information yan. So hindi ko naman babasahin to. Lahat naman tayo lagi sa YouTube. YouTube na lang tayo, hindi ko naman babasahin to. Pero lang pa rin yun dyan. Yun yung laman niya. Yan, tapos ito yung DJI Osmo. Warranty card data to. Doon nagkakamali. Ayan. Hindi naman natin kailangan yan. Ito. Ito, DJI Osmo. Ito, link. For more information. Ah, ito. Ito na yung link naman nila. Ito pa yung laman. So, yung link ng Osmo. DJI. Baga, siguro. Kasi sabi sa akin din to sa pinagbilang ko. Ano to? Hindi siya hindi sila mismo nag-aayos kung sakaling may problema yung unit. Papadala ko yung unit sa mismong DJI office o DJI service center nila, ganun. Parang sa Pilipinas ganun din, pero sa Pilipinas kasi madali eh. Sa kanila, ibang bansa. Yan. Next is yung battery. Battery, maganda yung pagkakabox nito, plastic. Yan. Bubuksan natin, titingnan natin kung anong laman ito. Ano? Matigas ha? Yan. Yun. Yun yung battery niya. Tapos, ganda na lalagyan niya. Quality. Alam mo yung hindi siya madaling masira. Alam mo yung ganun klase ng back. Yung back guys. Ayan. Kasi ninyo. Maganda. Itatak ng DJI. Yan. DJI. Tapos kung papansin niyo yung box niya, meron siyang slot para sa memory card. Yan. 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 May slot siya para sa memory card. So, pwede ka maglagay ng memory card dito. Pero grabe. Ang mahal ng memory card. Baka naman. So, yan. Tapos, sa battery. Ito yung battery niya. May warning dito sa ano. Only use DJI approved charging device. Yan, bla bla bla. Yan, made in China. Ayan, pero hindi siya yung made in China na nabibili nyo sa Kiapua. Iba, iba. Iba yung quality niya. Ayan, DJI, lithium, ion, polymer rechargeable battery. Then, model AB1, 1,300 mAh. So, 3.85 volt, 5.5 watt. Yun. PSE DJI Japan. So, ayan na nga. Ayan yung battery natin. Ibabalik muna natin, ha. Balik muna natin yung battery para babalik. Ano makulong ka? Ano mo ibabalik? So, ayan. Wala nang laman yung back. So, ang nakalaga. Ito pa pala. Ito. Itong cable niya. Yung cable niya. Mahirap ako kasi nung nakita. Ito. Ito yung screw niya para dun sa adapter. Maganda, maganda. Hindi siya yung... Basta hindi siya mumurahin. Maganda, maganda. Yung screw. Para sa adapter. Maka naman stainless. Hindi siya yung... Ito yung hindi makakalabang. So, yung ano niya, handle niya, hindi mabibig.
siya. Ganda yung pagkaka-plastic niya, guys. So, ayan siya. Medyo malabo, matagal mag-zoom kasi webcam lang yung gamit ko, guys. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Sana lang maganda yung audio ko kahit daldal na akong daldal dito. So, ayan. Umunod, ito nang ating cable. Ito lagi akong maano ko sa cable eh. Gusto ko yung magandang klase ng cable kung gano'n para sakali. Kasi minsan yan yung dahilan na nakasira ng gamit natin, ng unit natin. Salpak tayo ng salpak, hindi mag-charge, salpak pa rin ng salpak. So, masisira talaga yung mga unit natin. Lalo na sa cellphone, yung battery mo, sisirain yan. Ang alam ko kasi, ang cellphone may bilang na kung kailan, ilang beses mo chinarge. So, pag salpak ka, hindi mag-charge, gagalawin mo. May parang barcode. O, link yan siguro, link siguro. Maganda yung klase ng quality ng cable niya. Type-C na siya. USB to Type-C. USB to Type-C, hindi ko alam kung tawag ko. Basta Type-C. Sige naman, Type-C to Type-C. So, ayan. Okay naman siya. Wala siyang charger. Wala siyang tube. So, siguro, maghanap ka lang ng tube na 5.5 na volts. Pwede na yun. So, ayan yung cable niya. Then, ito na. Ito na siya. Ito na. Ang ganda niya. Ayan, yan, yan. Parang ayaw akong kapitan eh. Ito. Ito yung mga minsan ayaw natin tanggalin eh. Ayan na ayaw natin tanggalin minsan na parang ayaw natin. Ewan ko ba? Ewan ko ba pagka alam mo na. Bubuksan. Takunin natin na. Ayan. Layo ko nga muna. Tingin lang natin yung box baka meron pa. Ayan guys. Tapos, ayun. Meron pa nga. Ito. Yung silica gel. Yung kala natin nung bata, eh, alam niyo yung kisses. Kisses ba ang tawag doon yung sinasabi natin ng anganak? Ilalagay natin sa cabinet tapos sasabihin natin sa nanay natin, nanganak na yung kisses ko. Nanganak. Kisses ba ang tawag doon? Yun lang yung laman niya. And then, tara na natin. Tara na tayo kay camera mismo. Grabe. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda ng quality niya. Ang ganda siya. Maganda talaga. So, may kasama na siyang ano, case. Bali, naka-attach na siya sa case mismo. For safety issues na rin, syempre, naka-case na kagad siya kasi yung back nila medyo malambot. So, akala, pero maganda namang lasa. Alam niyo yung, kung nakabili na kayo ng Samsung A32, ganun na ganun kasi yung klase ng box niya eh. Mas pangit pa nga yung A32 na box. Kasi nagkaroon ako nung pinadala ko lang sa Pilipinas. Sana po. Yan. So, tatanggalin na natin yung screen protector niya. Wow. Saan natin lalagay ito? Yung screen protector sa likod, hindi ko basta mas matatanggal. Kailangan ko muna tanggalin yung case. Case ba? Ayan. Ito yung gustong-gusto ko sa kanya. Ito yung gustong-gusto ko sa kanya, guys. Kasi ang gustong-gusto ko talaga sa kanya yung front screen. Kasi kung ikaw mag-start ka ng vlog at hindi mo makikita yung sarili mo, minsan mangangapa ka kung paano mo ipupwesto yung sarili mo habang nagbablog ka, diba? So, kita mo siya. Sasakali mag-vlog ka man, kita mo yung sarili mo. So, tapos, ito. Magandang review nito eh. Alam ko meron mga kits to, may mga accessories to na pwede sa kanya. Kaya ito yung gusto ko. Pagdating kasi sa GoPro 8, hindi mo pwedeng galawin yung screen niya. Ang alam ko ito natatanggal to. Oh, hindi ko alam kung paano. Huwag na natin pwersa yun. Basta natatanggal to. Ay, tumayo na pala yung camera ko. So, basta natatanggal ko itong lens niya, natatanggal ko. So, ingatan na lang natin. Dapat pala hindi ko tinanggal yung screen muna. Hindi ko makakabit yung ano. Bumili kasi ako ng protector niya. So, tanggalin na natin yung kabilang case. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya nagustuhan ko to kasi napaka-compact niya. So, pagkakawari, magbablog ka.
may handle to, ayang kapit mong ganyan yan. Oh, di ba? Walang kahirap-hirap pa yan. Kuwari may handle, wala kasi yung handle, hindi ko pa nabilan kasi nga medyo mahal ang handle sa big camera. Totoo yan, napakamahal dun. Pero okay lang, worth it naman yung pagkakabili ko nito. Ayan, sorry, hindi. Kung magbablog ka, tignan nyo ha, hindi mo nakikita yung sarili mo. So, paano mo i-angle itong camera mo? So, ayan, makikita nyo. Kita mo yung may screen siya, makikita mo yung sarili mo. Kaya, madali talagang magsalita sa harapan nito. Madali. At tapos, tumingin ka man dun sa screen, hindi mahalata, hindi tulad nito na na-record ako ng video para dito sa unboxing. Pero, gusto kong tumingin sa camera. Pero dahil sa malaki yung monitor ko, at doon nakalagay yung OBS ko, at kita ko ang sarili ko, hindi ko mapigilan sa akin ako tumitingin. Pero dapat nakatingin ako sa inyo. Yan. Kaya kung ito yung gustuhan ko. Saka, marami na rin akong review nakita kasi na mas okay siya. Mas okay siya kaysa sa phone vlogging. iPhone 11, iPhone 12. Kahit anong gawin natin. Ito kasi built para sa camera talaga. Ang phone kasi built din talaga yan para sa phone yun. Pwede naman sa camera. Pwede naman. Depende naman kasi kung may budget kay iPhone yan. Oh, maganda rin naman yan. Pero ito yung build para sa vlogging. Vlogging, camera, mag-ipon ka lang ng memories mo dito sa Japan yan. Yan. Tapos, sige, tignan na natin. Buksan na natin to. So, tabi muna natin to. Ito muna. Uy, wala pala siyang cover dito. Mismo yung battery. Mismo guys, yung battery na pala yung cover niya. Ayan. Open siya. Baklas ko. Ibig sabihin, yung battery na mismo yung cover niya. So, siguro ito. Tanggalin ko na rin para sa inyo. Para makita niyo rin. Pero, alam ko kailangan ko pa i-update eh. So, yun na lang. Susunod na video na lang guys. Meron pa naman itong review guys eh. Ngayon. So, for now, unboxing muna tayo guys. Sa page nyo naman, yung plano ko kasi dito, yung case nyo naman okay naman, maganda yung quality nya. Kaso, wala siyang extra, kumbaga, as is na to, hindi mo siya malalagyan ng microphone, hindi mo siya malalagyan ng ilaw, o saka sakaling gabi kang magbablog. Tapos, yung adapter nyo naman na para sa microphone, ang alam ko, na-attach siya dito eh. Kasi, kaso, hindi mo naman magagamit din yun kung wala kang microphone. So, meron ako nakita sa PJY Tech na case na pwede. Pwede siyang, alam mo yung vlogging kit na pwede mo siyang, yan, makabitan yan. Makikita mo yung asset. Magkakaroon din tayo ng review niyan. I-re-review din natin yan. Then, bibili tayo ng kit para dito talaga, para sa kanya. And then, yun. So, yung quality naman ng box ng case niya, maganda naman. So, matibay naman to. Hindi basta-basta. Ito na yung para sa adapter niya. Yan yung kinakabit. Makikita niyo. Di ba maganda? Sorry, naka-webcam ako eh, pero okay lang yan. Yan, maganda, di ba? Then, yan. Ito yung mga kasama yan. Doon na tayo sa mismong camera. So, itong camera natin, ayun, maganda yung build niya. Meron kasi ako nabasang review na plastic siya. Pero hindi siya yung pagka-plastic niya, alam mo yung magaspang. Hindi siya yung madulas na plastic. Ay, kung marinig nyo, subukan ko yung ano. Ayun. So, may parang na-stretch yung tapos, ayan yung mismo tapos, ayun, alam ko ito napapalitan ko. Hindi ko alam kung paano ko ipipili. Ayun, natatanggal na. Ayan. So, ayan guys. Lalapit sa inyo. Natatanggal siya. Hindi ko alam. Siguro mas maganda din eh. Napapalitan to eh. Alam ko may mga mod to, may mga settings to, ay may mga nabibili nito. Kaso medyo may kabigatan din. Pero yung lens niya,
napapalitan talaga siya. Balik ko na. Ayan. So, tanggalin ko na nga. Ayan, tanggalin ko na yung ayaw na ayaw ko tanggalin. Ayan. So, ayan na nga guys. Ito yung ating camera. So, subukan natin ikabit yung baterya. O anong kailangan nyo. So, yung battery niya ay ganito siya yata. Kung makikita nyo guys, meron siyang ngipin din. Ngipin siya. So, yan. Ayan naman mag-focus ng webcam ko na. Basta may ngipin yan. Basta yung sa may bandang may clip, may ngipin yan. Tapos pagdating sa battery, may ngipin yan. Mag-focus naman pala. Kasi, yan muna. So, isasalpak lang natin siya. Then, push. Yan. Okay na. Salpak din, push lang. Tatanggalin mo naman. Lock. Then, yun. Sasalpak. Pasok. Push. Tanggalin mo itong lock. Ayan. Usa naman siya. Yun. May lock siya. Ito yung lock niya. Yan. Tapos, ulitin natin ha. Push lang natin. Yan, okay na. Then lock. Tanggalin lock. Angat ng konti. Then, tanggalin ng clip. So, yun na nga guys. Ito na yung unboxing natin ng DJI Osmo. Yan, ito yung unboxing natin. So, ang dami niya ng ano. So, nabili ko siya sa Big Camera sa Akihabara. Doon. Bali, swerte lang ako at nabili ko to dahil last na to. Nung nagtanong ako, wala ng display. Then, nagpahanap. Nagtanong ako, hinanap niya kung meron pa. Yun na daw, last na daw to. So, ang pagkakabili ko sa kanya is almost 40,000 yen. Yan, medyo mahal sa Big Camera pero ayos lang. Talagang kailangan ko kasi siya para ma-render natin na maganda yung mga video natin. So, yun na nga guys. So, kung umabot tayo sa video na to, kung nakita nyo, nag-enjoy kayo sa ating first unboxing ng DJI Osmo Action Camera, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Tapos, click yung tiny bell para ma-notify kayo sa ating mga video. So, bye!